Okay mga boss, welcome back at meron tayong i-review plus repair and review na amplifier. Ito ay huwag nyo nang pansinin yung tatak na JBC kasi hindi talaga to JBC mga boss. Maalala ko na ibinta ko tong amplifier na to noong 2018 ata. Galing to sa akin ngayon, nagka-problema ata sa volume sabi ng may-ari kasi maluwag na yung volume. Alamin natin kung anong problema yan. Ngayon, tingnan muna natin yung mga function at saka features niya. Tingnan natin. So, meron siya sa baba, treble. Ang tawag namin mga Bisaya, treble. O kung anong tawag nyo dyan, treble o kung ano man. Basta ito ay para sa high, tapos bass, tapos balance. Yan lang. Meron din siyang loudness, on-off sa tone, tapos mic volume, tapos echo. Tapos dito naman sa bandang dulo, input selector, meron siyang auxiliary, CD, tuner, at saka tape, at saka yung main volume. So, ang tatak nito ay, tingnan natin, parang ano, lapit nga natin. Ang model niya mga boss ay integrated amplifier K9000, ayan. So, ano ba nakalagay dito sa ano, basahin nga natin. Ayan, pasensya na kayo, medyo alam niyo yung camera ng cellphone ko na to ay, nako po, nangungonsumi ako dito. Reference stereo amplifier ultimate fidelity stereo component by ano to? Giwang o Diwang. So tingnan natin sa likod. So yan yung resolution ng camera na to kaya medyo naasar ako minsan sa camera ng cellphone na to kasi parang hindi ko nagustuhan talaga yung ano yung quality niya. Eh wala tayong magagawa hanggang ngayon mga boss, hinuhulog-hulogan ko pa to kasi yung una nating camera na ginagamit pang vlog parang mas maganda pa yung ano nun mas maganda pa yung kuha nun yung ginagamit ko kasi dati Realme na R5 Pro parang mas malinaw pa yung kuha nun kaysa ditong ano, Realme 8 alam nyo naman yung ano yung presyo ng Realme 8 medyo mataas ng konti para sa katulad ko na hindi afford hanggang ngayon mga boss eh hinuhulog-hulogan ko pa to kasi hindi ko naman kayang i-cash. Sa mga nag-iisip dyan na malaki ang kita ko o kumikita ko sa YouTube, nagkakamali po kayo. So, hindi po ako katulad yung naibang napapanood nyo ng mga trending na mga vlog. So, ang halos ang kita ko dito sa YouTube, mga boss, kumikita ko ng konti pero halos pang balikload lang din. Kasi kung malaki ako kumita dito sa, ano, sa YouTube, edi sa nakabili na ako ng magandang camera. So, tingnan natin yung likod. Yan. Ito yung likod niya mga boss, ang laki ng ano eh. Ang laki ng binding post, oh. Mas malaki kaysa ano sa gana. Kahit sabihin natin siguro mga early late 90s o early 2000 yung mga ganitong design. Ayan oh. Ang tatak niya pala ay Giwang integrated stereo amplifier with karaoke. Itong meron siyang input sa tape, tuner, CD, auxiliary at saka record. Tapos yung speaker terminal naman niya ay ayan. System A, System B, A plus B, yan. Tsaka, ano, tawag dito, outlet. So, tika lang, hanapin ko lang yung, ano, isko, yung pangbukas ko at buksan natin yan. Ikat ko muna. Okay, mga boss, so, ito. After 4 years pala na, ano, ngayon ko lang din to na, ano, kasi 2018 to nabili sa akin. Rush pa to nung ginawa ko kasi ano, alam ko pagkatapos ng baha yun eh. Kailangan din ng may-ari ng amplifier kasi magi-December din nun. Kailangan niya ng ano ng pang video okay at ito. Nagawa nga naman natin to at naibenta ko sa kanya. Ito yung laman niya mga boss, kung titingnan niyo, meron siyang ano apat na transistor, dalawa kada channel. Ang number po niyan ay burado na. Pero ako nilang titingin, ang number niya ay 2N3055 MG2955, 2N3055 MG2955. So, yan yung ano pati siya, PNP at saka NPN, bali, full complementary na amplifier to mga boss. Kadalasan kasi minsan, parang ano, quasi type na nakikita natin sa mga guitar amp. Ito ay full complementary katulad nung sa mga SMG Electronics. So, meron siyang dalawang kapasitor na malaki. Ano ba number ng kapasitor na to? Tingnan natin. Ako lang titingin mga boss kung hindi nyo makita. Ayan, 1,000 microfarad. 10,000 mga boss.
Ay, nagalaw yung camera natin. Atas nga natin. Dito. So, 10,000 siya. 10,063 volts, mga boss. Ayan. Hindi nyo lang kita dito, pero dito tayo magbabase sa ano. Ayan, ilawan nga natin. Ay, hirap kasi nito yan, oh. Yung camera na nga lang ang ilapit ko. Ayan, may number siya dyan na, ano, na 63. Ayan, oh. Ayan, oh. 63 volts, ayan. 63 volts. So, ayusin natin. Okay. Tapos, ang ginawa ko dito, mga boss, ay tanggalin na natin yung flash. Yung ginawa ko sa amplifier na to ay, ano, dito banda, wala naman akong pinalitan kasi dati pa yan. Itong mga kapasito lang kasi, ano na yan, nag-leak na yan, nag-drain na. So, nagpalit ako ng mga bago. Ang value ng kapasito na to ay, ano, 100 microfarad, 63 volts, yan. 100 microfarad, 63 volts ang isa nito. Bali, apat po yan, kada channel dalawa, yan. Yan, yan yung supply sa differential at saka sa bus ata. Kung tama yung pagkatansya ko. May dropping resistor to. So, 163 volts, apat yan ito sa isang channel. Ito naman sa isang channel pa. Tapos, wala na, wala. Eh, dito pala, yung mga kapasito na yung bagong palit. Itong dalawang malaki, yan pa rin yun. Halos yung ibang pyesa dito, yan pa rin. Mga diode, mga ano. Yan pa rin. Yung transformer pala, mga boss, burado na din yung number niya. Kaya hindi na natin makita dito yung ano kasi nabaha to dati, kung mapapansin nyo yan, putik-putik. Nabaha to dati, hindi ko pa nga to nahugasan ng husto eh. Alam ko yung board nahugasan ko, pero yung kaha hindi yata. Nagmamadali din kasi ako noon eh. Tulad ngayon, mukhang hindi ko to mahugasan kasi kinabukasan gagamitin din ulit to, mga boss. Kasi light repair lang naman to, papalit lang ata tayo ng volume, okay na to eh. Wala naman tong ibang sira sa pool nang nabili to sa akin, mga boss, ay hindi pa to nasisira dito sa ano, sa party na to. Ay, ito pala, kung ano, naisabi ko na ba, nag-back job agad to sa akin, isang araw pa lang ginagamit kasi nakabili ako ng 163 volts na may defective po, mga boss. So nung tinisting ko sa akin, kasi binalik niya sa akin, hindi na daw tumunog, kakagamit lang. Nung tiningnan ko, lumubo to. Eh, pag bumili kasi ako ng kapasitor, 10-20 piraso. Sinubo ko yung dati, yung kasabay niyang iba. Lumubo pa rin. Kaya ang ginawa ko, sinukat ko yung voltahe, hindi naman umabot ng 63 volts. Halos nasa ano lang, nasa 29 lang. Ngayon, bumili ako ng ibang brand. Tapos sa ibang tindahan ako, yan, ito na yun. Ito na yung tumagal ng 4 na taon. Tapos dito pala sa harapan, mga boss, kung mapapansin nyo, ano na yan, cyborg na yan o Android, iba na yung board na yan, oh. Kung mapapansin nyo, iba na yung board na yan. Kasi nagka-problema to sa mic nung bago ko may benta, may problema pala to sa microphone. So hindi ko nahanap yung pinakasira kasi di trim pot pa yon. Hindi ko alam kung trim pot ang sira nun, ano, hindi ko na maalala. Ang ginawa ko para mapagana agad ang mic, naglagari board ako, ayan, oh. Ilapit natin. So yan yung ginawa ko, mga boss, oh. Ayan. Kung mapapansin nyo, naglagari ako ng isang buong section ng ano, ng microphone board. Ayan. Tapos tinap ko dyan, kinuha ko yung out nya at saka supply papunta dito para magamit lang. So hindi ko na alam kung ano nangyari doon sa dating board. Siguro minsan kasi nagmamadali ako, hindi ko na naano na pukusan. Mga nang time na yun kasi, ano, rush hour din, o anong tawag to? Basta, panahon yun ng rush ang repair. Kaya, mabilisan, kumuha ko ng board, naglagari, tinapal ko yan, gumana yung mic, ayos. At so far ngayon, hanggang ngayon, buo pa naman siguro yan. So, teka lang, mga boss, nakita na natin yung laman. Eh, sa voltahe naman, hindi ko na ano, kasi, ano yun, anong tawag dito? Ang supply naman ito, tansya ko, between 22 hanggang 30 lang pag ganitong apat lang na pares yung transistor. Kaya hindi na natin kailangan alamin kung ano kasi hindi talaga makita dito. Meron siyang marka, kaya lang sobrang labo. Ayan o, oh, mga boss, ilapit ko sa inyo. Meron siyang marka, ayan o. Oh. Hindi natin makita kasi sobrang labo kung ilang volts AC yung ano. Ayan o. Oh.
So hindi na natin makita kasi sa katagalan parang nagka problema na rin yung ano, yung input lang yun na nakikita ko to, 30 volts ito. Parang input lang to, itong sa baba hindi na talaga. So ang gagawin ko dito ngayon ay balik tayo. I-ano muna, i-testing ko muna kung volume lang talaga. Magti-testing tayo nito. So saglit lang mga boss, i-prepare ko lang. Ayan mga boss, bali naka-power on na yan. Kung mapapansin nyo, umiilaw na yung CD. Tinanggal muna natin yung sa volume kasi medyo maluwag nga focus tayo dito sa ano. Sabi niya kasi, yung isang speaker daw niya hindi tumutunog. Baka daw dito sa amplifier, kaya tinisting ko. At totoo nga mga boss, yung isa, tika lang, nakababa ba yung volume? Taasan natin ang bahagya. Tumutunog yung isa. Tika lang, ayusin natin at basag ang tunog. Baba natin ang bahagya. Ayan. Sira yung volume mga boss. Ayan. Yung kabila, wala talaga yung kabilang channel. So ano ba to? Tama, left and right siya, left and right. Wala talaga siya, oh. Pag ginalaw mo dito, ayan, ay tama na yung volume. Yung kabila patay talaga. Yung kabila patay talaga. Yung ngayon gamit tayo ng ano, ng audio tracer. Mag-inject tayo dito sa party na to, sa pinaka input niya. Yan yung input niya, mag-inject tayo diyan. Asan na ba yung ano? Kaka-vlog lang natin nung nakaraan na audio tracer. May nagtanong kasi kaya pinakita ko sa audio tracer. Sana ba audio tracer magpakita ka na? Teka lang mga boss, hanapin ko muna, haba yung video natin. Ito na mga boss, yung audio tracer natin na JBL. Matagal na itong hindi ko na-charge pero gumagana pa rin. Inject tayo dito. Wala. Gumagana yung isa. Ayan. Gumagana yung isang channel. Ibig sabihin, patay yung isa. Kasi dalawa lang yan mga boss, ayan o, pula-puti. Left and right lang. Ibig sabihin, ang problema niya dito. Dito sa parting to. So, aalamin natin yan. Pero, ang unang gagawin natin, palitan muna natin yung volume. Baka doon lang din ang problema. Baka doon lang din. So, kakalasin ko muna. Tika lang, kakalasin muna natin tong volume. Saglit lang mga boss, para ma-exit tayo. Yan yung volume niya mga boss. Bali, naalala ko sa kwento ni atin ito. Noong 2020 ata on itong ano, ito lang ata ngayon na 2022 bago magbaha. Kasi ano eh, nagligpit na naman kami dito noong nakaraan kasi tama ba 2020 o? Tama, 2020 pala tapos nito. Noong 2020 pala inaakyat niya to. Kasi nakiakyat siya doon sa kapitbahay nilang may taas. Ang nangyari pala diyan, pinaglaruan ng mga bata yung volume, pinihit-pihit to the point na tinulak ata kaya tumuklap na rin yung mga ano. Yung mga ano yan, yung mga PCB no, napansin niyo nakatuklap na. Ayusin na lang natin yan din, papalitan natin ng volume. Tapos ngayon naman daw nang ano na nangangamba na baka magbaha. Inakyat niya uli, pinaglaruan uli ng mga ano kasi maraming maliliit na bata doon sa inaakyatan nila. Ganun kami dito mga boss, pag tuwing uulan, naghahanap kami ng malilikasan. Hanap kami na may mga second floor, yung mga importanteng gamit na iakyat. Kaya lang dito sa sitwasyon ko, wala akong mga katabing bahay na malalaki na kakilala ko na maakyatan. So siya doon nakapag-akyat ng gamit at hindi to nabaha ng 2020. Pero nasira naman yung volume. Sa pull down noon nung inakyat niya, pagkatapos nung gagamitin niya, ganoon na nagluloko na. Kaya palitan na natin ngayon para malaman natin. Okay mga boss, so ayan ang nangyari. Kinat ko na lang yung mga natuklap na, no, na PCB. Tapos nag-jumper tayo ng mas maganda-gandang wire o kaya yung paan ng resistor. Okay na yung volume, titingnan natin dito sa ano kung gagana na pareho. Ayan, ito yung audio tracer natin sa baba. Hindi ko na sa baba ilagay. Ah, wala pa rin. So, wala pa rin mga boss, oh.
wala pa rin yung kabilang channel niya. Try nga natin dito sa volume kung kabilaan din. So ito yung input niya. Malakas. Okay, meron. Normal lang yan na mahina kasi volume. Yan. Meron. Kabilaan. So meron na dyan mga boss, dito wala. Sa baba wala. Ay, hindi nakita no. Sa baba yan. So try natin ano, try natin galaw-galawin dito sa ano. Ilagay muna natin dito. Yan. Try natin galaw-galawin yung mga ano, yung mga pihitan niya. Yung mga pihitan niya, yung mga pihitan niya. Yung mga pihitan niya, try natin galaw-galawin. Try natin galaw-galawin yung mga pihitan. So, ano to? Wala na kasi tayo mano. Try natin galawin yung bass, balance, okay naman. Yung bass, treble, wala na, mawala pa rin yung ano, ano to? Loudness, wala. Yung ano, yung tone. Uy, meron, kumana. Ibig sabihin mga boss, yung ano na yan. Tingnan natin, ilipat natin. May problema pa siya sa ano, sa dito sa tone. Yan yung sa tone. Pag inalaw mo kasi, ayan o. Ayan. Gumagana yung isang channel o. Pag inup ko nawawala. So, try natin kabilaan kung yun yung kabila wala. Ay, wala o. Wala yung kabila. So, pag inalaw mo siya, itong ano, itong tone, pag ginalaw mo, nagkakaroon, no? Yan. Ibig sabihin, may loss pa dito. Linisan na natin yan. Yan. Naka-off, oh. Pag ginalaw natin to. Yan, mayroon. Ibig sabihin, may loss yung ano? Yung switch. Okay na to mga boss, at tansya ko. Iatas ko muna kasi wala tayong tamang angulo dito. Teka lang, lipat ko nga muna yung ano sa clip. Sana ba yung ano ko dito? Check tayo ng speaker. Check tayo ng speaker. Yan. So, babaan na natin yung volume. Eh, namatay ba? Yan, umilaw na. So, try nating injikan kung tutunog na. Yan. So mga boss, okay na yung ano nito, okay na yung repair natin. Bali, pasensya na. Baka manibago kayo, nahahayaan ko lang itong ng gitata o ganyan. Bablas, bablasin ko lang ng bahagya yan siguro mga boss. Tapos, ano, kung ako lang masusunod, kung ano nga, kung pwede itong ipaisti sa akin ng mga ilang araw pa, huugasan ko sana lahat yan para malinis ng gusto. Kasi apat na taon na ng ano, kaya lang ang problema natin, kailangan na bukas kasi may hindi ko alam may okasyon na ata o anong gagamitin na ata ito bukas biglaan lang. So pwede sana nilang tiyagaan na isang channel lang ang gumagana, kaya lang pinagana na lang nila yung kabila. So pinapalitan na rin ng volume para masabay na rin. So mga boss, siguro ano, baka balang araw may vlog natin to na hinuhugasan natin. Sa ngayon, pass muna. Sa mga nasanay na hinuhugasan ko yung board, pasensya na. Maganda pala ang binding post nito mga boss kasi ayan o, wala siyang saksakan dito para sa binding post. Pero malaki naman yung butas niya dito, na dito sinusuot yung speaker o, yung terminal yan. Ayan. Kasyang kasya siya.
katulad nitong isa na naisusuksok natin. So paano yan mga boss, hanggang dito na lang yung ano, yung doon switch sa ano yun, sa tone at saka tone on off. Linisan ko lang at hanggang dito na lang yung vlog natin. Lilinisan ko din yan, huwag kayo magalala. Bas nga lang. Tapos ano, kunting punas-punas lang din. So mga boss, hanggang dito lang yung vlog natin para sa amplifier na to. At maraming salamat. God bless po sa ating lahat.